Welcome back mga kadangers! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. So as you can see in the title, we are going to talk about Espay Later mga kadangs. So ano nga ba tong Espay Later mga kadangs? Alright, so but before anything else mga kadangs, kung hindi ka pa nakasubscribe, there is atang beautiful channel. Please do hit the subscription button below mga kadangs, and of course the bell para ma-notified if ever mag-upload si Inday Kuradang of new video. Kadang sumihilig ka ba sa utang like me? Well, of course, na-minimize ko yung mga utang ko ngayon. Konting-konti na lang yung mga utang ko. Pero ako yung klaseng mangungutang na nagbabayad naman mga kadang. Hindi naman ako masyadong kakapala ng mukha para hindi magbayad ng utang like others. Diba? Alright, as you can see, we're going to talk about the Espay Later ng Shopee mga kadangs. Ano yung Espay Later mga kadangs? This is from Shopee mga kadangs. Well, anyway, to share to you, hindi ako masyadong addict sa pag-online shop sa Shopee, but I am now in Platinum member mga kadangs na sa Shopee. As a Platinum member sa Shopee mga kadangs, so they notified me mga kadangs, they gave me a 10,000 credit line. This credit line is magagamit ko sa Shopee mga kadangs, or kung gusto kang bumili ng isang item sa Shopee, for example, cellphone, mga damit, or mga gadget na gusto mong i-purchase as installment mga kadangs. So yun nga, utang nga siya mga kadangs. No, it is a loan or a credit by Shopee mga kadangs. So yun, they grant me a 10,000 credit line. So yung ginagamit ko yung ano na yun sa pag-purchase, yung credit line na yun sa pag-purchase ng isang product sa Shopee mga kadangs. So, example mga kadangs, kasi naka-purchase na ako sa Shopee ng installment, kung nakikita nyo yung aking vlog surprising my husband for a new mobile phone mga kadangs, so yung cellphone na yun is pinapurchase ko siya as installment, so I am going to pay that cellphone for 3 months mga kadangs. Of course yung details ng mga transaction na yun ng aking inuutang mga kadangs for 3 months is nasa ano siya mga kadangs, nasa makikita mo yan sa account mo sa Shopee mga kadangs. You can pay your loan or your credit or your yun nga yung installment, yung utang mo sa Shopee mga kadangs. You can use either GCash, Shopee Pay, of course remittance center, and then bank transfer mga kadangs. So ako nagbabayad ako through remittance center, through Dragon Pay mga kadangs. Pwede kang magbayad sa Envolier, Cebuana, Palawan mga kadangs. So every month sila magko-collect mga kadangs, and usually nagko-collect sila ng petsa 5 mga 5 mga kadangs. For example, April 5 is talagang nakabayad ka na. That is kasi nga, yung petsa na yan, dyan talaga sila parang mag-e-inventory sa mga payments ng mga installment nila mga kadangs. Alright, so pros and cons. Pros, kasi kung meron kang nagugustuhan na product,
eh, of course, kung wala kang cash na pambili, pwede mo siyang ma-acquire yung product na yun, mga kadangs. And pwede mo siyang hulug-hulugan or pag-ipunan mo every month para makuha mo yung product na yun. And of course, cons niya is utang kasi siya, mga kadangs. Alam nyo naman tayo, mga Pinoy, is mahilig tayo sa utang. At kung meron tayong gusto, ganahan nga product sa Shopee, of course, no? So, talagang matitempt tayo na kunin yun kahit utang, mga kadangs, no? So, I think it is bad also kasi hindi natin mapipigilan, matitempt talaga tayo and magkakaroon talaga tayo ng utang, mga kadangs. So, I think that is parang masama sa side ng pay later is talagang mapapautang ka talaga at makukuha mo talaga yung mga product na gusto mo, mga kadangs. Kasi nga, pwede mo siyang i-pay later, mga kadangs, no? Alright, so yun yung about pay later, mga kadangs. Pwede kang mangutang loan or credit with this pay later. So, yun, I think, pwede ito sa mga nagninegosyo, mga kadangs. Kung you have a larger amount of credit, pwede mo ito siyang inegosyo. Well, anyway, every month naman yung payment niya, mga kadangs. And I think, konti lang naman yung interest niya. Hindi naman siya masyadong malaki. And of course nga, guys, kailangan mong basahin din yung mga detalye kung paano ka makaka-utang doon, mga kadangs. Pwede na may provided naman lahat yun. Mababasa mo naman lahat yun sa Shopee. Kung kailangan mo nang mag-ask sa kanila, you have to chat the Shopee operator or Shopee agent na kailangan mo din talaga ng information na yun about this transaction. So, yun lang, mga kadangs. Hope na naka-provide or nakabigay ako sa inyo ng information about pay later by Shopee. And so, arat na sa mga gustong mangutang, mga kadangs, no? So, kung meron pa kayong ibang katanungan about this topic, mga kadangs, please free to comment your question below sa comment box natin. And yeah, sa aking makakaya is ipoprovide ko yung answer, mga kadangs. Alright, thank you so much for pagsama sa akin talking about this pay later, mga kadangs. See you na lang sa ating next video and don't forget to like and subscribe Inday Karadang channel and kita kits sa ating next video. Bye!